So nabanggit ko nung previous vlog na hindi ko mapalinis yung sasakyan kasi kailangan nila ulitin yung repaint job na ginawa nila dun sa likod ng sasakyan kasi nga nagkaroon ng damage. So ngayong Sunday morning on the way ako dun sa car wash kasi legit na sobrang dumi na nung sasakyan. Merong event mamaya, first birthday siya. Of course, baby yun. Nagagawan ko ng hindi music video eh, but ano ba tawag dun? Nagagawan ko ng birthday montage. So, tantsa ko siguro mga around 1 to 2 minutes or 3 minutes max lang yung magagawa ko dun kasi sa Jollibee lang siya. I'm excited kasi another addition na naman yung sa portfolio. So, ayun. Kailangan ko lang talaga ipalinis yung sasakyan kasi nakakadiri na talaga sa labas at sa loob. Pipiliin ako sa schedule ng trabaho kung morning or night shift, I will always choose yung night shift. Kanya-kanyang comfort zone lang naman yan eh. Merong iba na okay gumising ng maaga, but sa kagaya ko, sobrang ayoko nung gigising ng 3 a.m., 4 a.m. para mag-prepare papasok sa trabaho. Yung sobrang bigat sa feeling nagigising ka sa umaga tapos maiisip mo na tama ba itong ginagawa ko? Ba't ako nandito? Yung mga ganong klase. Hindi ko kaya yun. I mean, napakahirap nun gawin sa umaga. Unlike kapag night shift, parang gigising lang ako sa hapon or paggabi na. Tapos, wala lang. Hindi mabigat sa katawan. Ganun yung pakiramdam sa akin ng nagtatrabaho sa night shift. Yung sinasabi nila na aantok yung ka between 10 p.m. hanggang madaling araw. Sanayan lang yun eh. May mga tao talaga na hindi naman talaga inaantok during the shift. Sa akin, inaantok pa rin ako during the shift. Pero nagagawa naman ng paraan para mawala yung antok. Hindi yung kagaya talaga na papasok ka pa lang, sobrang demotivated ka na kasi feeling mo sobrang kulang ka sa tulog. Para sa akin, yung pinagkaiba talaga ng night shift sa morning shift. Isa pa sa mga reason kung bakit gusto ko yung night shift kasi feeling ko napaka-flexible ng schedule ko pagdating sa morning hanggang hapon na. Kung merong family event or may gusto kami puntahan, napakadaling mag-adjust ng tulog or mag-sacrifice para lang mapuntahan yung event na yun. And the good thing is, isang araw lang naman yung kailangan mo i-sacrifice, right? Sabihin natin nag-out ka ng 6 a.m. and then may lakad kayo from 8 a.m. to 4 p.m. maghapon na. Kahit konting tulog na lang tapos, konti na lang yung itulog mo tapos pumasok ka kinagabihan, parang hindi siya ganun ka big deal for me. Kaya ko pa rin mag-function and all that shit. And hindi naman lagi may ganung klaseng event. So ano ba naman yung isang araw lang naman eh. Napaka-random ng vlog na to just to talk about night shift. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko but ito yung naisip kong gawing content. Madalas talaga kung ano na lang talaga yung mga random na naisip ko, yun na lang talaga yung binibitawan ko dito sa vlog. Hindi ko lang alam kung ako lang yung nakakaramdam na ito, but nandun kasi yung sense of freedom kapag night shift ka. Kasi kung halimbawa morning shift ka, for example, 9 a.m. to 5 p.m, parang majority of the day nandun ka na sa office and then ang dami mo nang na-miss na possible na event. Hindi kagaya pag night shift, magsasacrifice ka lang ng tulog and that's it. Kagaya nito, halimbawa, kakagaling ko lang sa work, may time pa ako tumambay, magpalipad ng drone, magshoot ng vlog. Ang dami ko pwede magawa. Papalipad lang talaga ako saglit ng drone tapos uwi na.